Ilang buwan na raw balak ni Davao City Mayor Sara Duterte na tumakbo bilang presidente. Ayon niya sa kalyado niyang si Congressman Joey Salceda. May pasabog din daw sa mga susunod na araw ang isa pang presidential aspirant na si Senador Manny Pacquiao. Sinabi ni Salceda kasunod ng pagpupulong ni Pacquiao at Pangulong Duterte kahapon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang tatanungin, ang pagkapangulo talaga ang target ni Davao City Mayor Sara Duterte, kapartido at malapit na kaibigan ni Inday Sara, si Salceda. That is the only logical conclusion to all the gyrations in politics inside the administration. And BP is definitely not an option for her. Kachat pa nga raw niya si Inday Sara bago mag-withdraw ang alkalde ng kanyang COC bilang re-electionist sa Davao City. Sabi ko, ay nako, mamamatay ko pag di ka tumakbo. You won't. Hold my hand lang. So sabi niya, we cannot save the world. Only one person. Mag-focus ka lang muna sa akin, please. Yun lang. Ba't magpo-focus ako sa kanya kung hindi naman siya presidente? Paniwala rin ni Salceda, Mayo pa lang ay gusto ng tumakbong presidente ni Mayor Sara. Pero may ilang komplikasyon daw na kailangan mo nang resolbahin. May mga conditionalities or whatever, so sige na. So, ngayon na wala na yun, I don't think that, it's simply because there were hurdles, that's why she did not file on the first day. May bumigay, her terms were met. So that's the turning point. Hindi na ipinaliwanag pa ni Salceda kung ano ang naging balakid na ito at kung sino ang nagparaya sa alkalde. Dagdag pa ng kongresista, posibleng sa lakas CMD sasama si Inday Sara. Sabi ko, uy, biti na NUP, NPC, PDP. Tapos nung sagot niya sa akin, ayaw niya ma. May gulo pa kasi sa COMELEC ang PDP. Kaya obviously hindi siya doon datakbo. Ang partido naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos bukas sa usap-usapan tungkol sa tambalan nila ni Mayor Sara. Pero duda silang papayag ang dating senador na bumaba sa vice presidential slot para patakbuhin bilang pangulo ang alkalde. Pag nagsasama po yung Luzon, halimbawa ang principal ay nanggagaling sa Luzon at yun namang katuwang niya ay galing sa Visayas, Mindanao, yun ang magandang samahan. Nagpulong naman sina Senador Manny Pacquiao at Pangulong Duterte Martes ng gabi sa litratong inilabas ng kampo ng senador. Makikitang kasama rin sa meeting sina Senador Bonggo at One Pacman Representative Eric Pineda. Ayon sa palasyo, mismong si Pacquiao ang humiling ng pulong at hindi politika ang pinag-usapan ng dalawang panig. Renewal of friendship lang daw ito sa pagitan ng senador at ng pangulo. Pero sa programang The Chiefs, sinabi ni Salceda na may pasabog si Pacquiao sa mga susunod na araw. Ang hirap kasi mag-comment sa chismis, no? But coming from their own staff, I think let Manny Pacquiao announce it, not me. In the next 3 days, that's the last surprise. Surprise, unahan mo na kami. Sir, konting kilite. Konti lang. What Manny Pacquiao will do is the last surprise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.